Kasi ang dami na nangyari sa akin. Ikaw sa mga aksidente ka. Ano yun? Ano na yung mga insidente na na-aksidente ka? One time, hindi ko makalimutan yun. Yung ano eh, taping namin ng Maalaala. Before 20, tita. Okay. Maalaala. Mm-hmm. Pampanga, tita. Mm-hmm. So, Lunis yun, kapalik ko, may Esperanza ako ng Martes. Mm-hmm. So, February, tita. Antipolo yan. Gusto po. Tapos pagkatapos nun, diretso naman ako Okatukat. Ah, wala ng Esperanza. Grabe. Tapos, pag nasa Okatukat, Thursday ulit, Esperanza ulit. Busu-busu ulit. Tapos Friday, Maalaala. Wala ka araw, nudulog. Wala. Halos siguro, isang oras, dalawang oras dito. Pag okay, pag nakaw. Eh, nabot na ako, nabangga ako ng ice dealer sa likod. Tumama ako sa ibig sa harap. Kinabukasan, tumadsad ako sa bakod ng bahay. Dahil inilagang ko lang pusa lang. So, antok ko yung kala ko. Kala ko, gising pa ako, pero wala, yung utak ko, wala. Pero sa kabila ng pagiging hectic ng schedule mo, nakakapunta ka pa rin daw sa mga malls. Eh, tita, pag walang taping, manood ako sa sine, manood ako ng ano, kakain ako. Normal, normal na buhay. Hindi ka ba pinagkakaguluhan pag nagpupunta ka sa mall? Hindi, saan, tita, meron yung ano. Yung totoo. Meron yung mga tao, pero inuunahan ko na sila eh. Oo, parang nakikunahan. Kinukulit ko sila. Alam mo, pag napunta ako sa bilihan ng mga CD, bili ako ng bilihan, ano, tapos, alam mo, ako na yung lalapit sa kanila, kukulitin ko sila na, ano, gusto mo autograph, bata akong agawan lang kung ano-ano, tama. Makikilala naman ako, parang gano'n yun. Alam mo, ikaw kapag napapanood ka namin, nakakaisa ka nung pagsasabi na, okay lang yan, kasi ang gaganda naman ang tanong ko sa'yo eh. Ang tingin ko, napakalalim ng hugot mo. Ang dali-dali mong umiyak. Ikaw napakalungkot ang nakaraan ng pinagyari ko sa'yo. Huwag ka malungkot, tita. Ano-ano na mga pangyayari sa buhay mo na nasaktan ka ng todo, na talagang grabe ang hinduha mo? Yung mahiwala yung papa ko. Okay. Yun na, grabe na yun. Ano, halos everyday dinadala mo yun. Dahil, kumbaga yung mga, dahil dun, andyan na yung maramdaman mo yung inggit, yung lungkot, yung hirap na, halimbawa, paalisin ka sa bahay dahil kulang kayo sa ano. Hindi kayo makabayad ng upa. Hindi kayo makabayad. Nung nakita mo yung nanay mo na, alos nagkasakit yung nanay ko nun, tita, matik mabulag nanay ko nun eh. Nagkaminto siya na kayo sa nanay. La, ano tita, last year yata nung ano, tumawag sa ano, nandun siya sa may sa bahay ng lola namin. Tumawag siya na, sa bahay sa Marikina. Pero hindi kayo nakita na ito? Hindi kami nag-abot na. Hindi kami nag-abot na. Proud na siya sa'yo naman? Opo. Yun, sinabi niya sa akin, tutuwa daw siya dahil sa trabaho niya. Hindi niya daw pinagkalat na anak niya ako, diba? Pero nung nalaman nga na ganito, na parang nakatulong sa trabaho niya. Kasi sa paanong paraan? Ano eh, ahente kasi siya tita eh, sa, sa insurance. Okay. So, hindi wala sa kanya, di ba? Yun ba ang dahilan kung bakit kapag ang tema ng ginagampanan mo sa pelikula at television eh, tungkol sa pamilya eh, buhos, hindi lang patak ang luha mo? Buhos, tita. Uh-huh. Ano eh, dun ko inuhugot eh, kahit na masakit, kahit na alam yun tita, kasi nagiging bitter ka pag ano eh. Pag yung lagi mo ginagamit yung nakaraan mo para lumabas yung emotion mo. Minsan wala akong choice, kundi i-base ko talaga dun. O kaya pumasok na maaga kapag nagtrabaho? Noon ang mga pinagpasukan ng trabaho? Una? Service ko tita, waiter, sa ano? Sa Greenwich po. Sa Greenwich, okay. Dati, ang dami. Subukan ko rin magtinda ng sa palengke, tita. Ano yung tinda mo? Tita. Kasi ano eh, yung lola ko, sa ate ko, bali, meron siyang ano, stall. May stall siya ng isda. So, saan yan? Sa Marikina? Sa Marikina. Okay. Sa tita. Ayun, sumasama lang sa kanya pag umaga, halimbawa, 2 a.m., makiyaw kami. Ano-ano na naipundar mo mula sa pagganap mo at sa pagiging artista mo? Ano-ano na naipundar mo bukod dito sa sasakyan mo para sa magulang mo? Sa magulang, tita. Mga ano po, mga gamit nga, gamit sa bahay. Okay. Mga damit. Okay. Ayan, tita, yung mga una. Saka yung sa kapatid ko po. Sabi mo, at the age of 25, gusto mo rin umexit na sa pelikula para maharap mo naman siguro ibang angulo ng buhay mo. Bata pa ako, sabi ko, pag 25 ako, gusto ko, ano, gusto ko, kahit settle down na parang may sasakyan na ako, may bahay na ako, kasama ko na nanay ko. Okay yung kapatid ko. Basta ganun, tita. Negosyo na. Ano ang gusto mong negosyo pagka wala ka na sa show? Yung kakayanin ko, tita, mag-franchise ng ano, ng restaurant o ng ano, diba? O magtayo, basta pagkain, tita. Ano pa ang mas makapagpapaligaya sa isang Jericho Rosales? Siguro yung ano, peace of mind, tita. Maraming salamat sa'yo, Jericho. At hinahangad namin ng mas maraming pang project para sa'yo. Dahil lahat ng kinikita mo ay napupunta sa magandang dahilan. Thank you so much. Thank you, mga kaibigan, magbabalik po kami agad. Yan lamang po kayo.